Welcome po kayo sa ating channel kung saan pinag-uusapan yung mga topic sa baka na bihira ma-mention at pag-usapan. Last time po, ang topic natin ay ang hazard area. Dito nyo po nalaman, bukod sa magandang breed, maganda rin po pala na maganda rin ang ating pastulan at location ng ating pagbabaka. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay ang sitwasyon ng macroeconomics sa pagbabaka. Masyadong komplikado ang economics na salita, pero simple lang ito kung tutuusin. Ito po yung pag-aaral sa produksyon, consumption, pagtitrade ng mga resources na meron tayo kung paano ito pagkakasyahin. Yung sitwasyon po ng pagbabaka sa Pilipinas ay dinokumento at dinatos din po ng Philippine Statistics Authority. Napansin po nila na nung second quarter ng 2020, yun po yung kasagsagan ng COVID, humina po yung produksyon ng cattle industry ng 29.5%. Sa report na yun, hindi binanggit yung COVID, pero pinakita doon yung pagkakaiba ng produksyon nung nakaraang taon sa kasalukuyang panahon. Yung binibilang lang po nila yung mga baka na pinroseso at kinatay, hindi po yung mga buhay at inaalagaan pa. Binabanggit din po dun sa report yung apat na regions sa Pilipinas kung saan may pinakamalaking produksyon ng pagbabaka. Sa masusing pagbibilang ng mga nakalap na datos, doon lumalabas na marami pa rin tayong kababayan ang engaged sa cattle industry. Mayroon pong apat na rehiyon sa Pilipinas ang nakaka-produce ng maraming baka. Kaya tara, simulan na natin ang pagbibilang. Ang number 4 po sa pinakamaraming baka sa buong Pilipinas, ito po ay binubuo ng mga isla at nasa gitna ng Pilipinas. Ang Region 7 o Central Visayas, ang pang-apat sa pinakamaraming mag-produce ng baka, ito ay ang Negros Oriental, Cebu, Bohol at Siquijor. 1,370,000 metric tons live weight ang kanilang na-produce. Ang pangatlo sa pinakamaraming baka sa Pilipinas, ito ay matatagpuan sa dulong hilaga ng Luzon. Region 1, Ilocos Region, ito ay binubuo ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ang Ilocos Region ay may 5,400,000 metric tons live weight ang kanilang na-produce. Ang number 2 sa pinakamaraming baka na na-produce sa Pilipinas ay matatagpuan sa isla ng Luzon at strategic ang kanyang posisyon dahil malapit siya sa Metro Manila. Ang Region 4A o Calabarzon ay binubuo ng mga probinsyang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dahil strategic ang lugar na ito, marami ang naingganyo na pumasok sa larangan ng pagbabaka o cattle industry. Umabot naman sa 8,170,000 metric tons live weight ang naproduce sa Region 4A. Ang nangunguna at number 1 sa larangan ng pagpoproduce ng baka sa Pilipinas ngayong 2020 ay ang Northern Mindanao. Strategic po yung lugar nila kasi napakalawak din po kasi ng kanilang lupa. Ang Region 10 or Northern Mindanao ay binubuo ng mga probinsyang Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Sila naman po ay nakapag-produce ng 8,470,000 metric tons live weight. Bilang mga cowboy na may iba't ibang paraan, hindi rin po pare-pareho ang epekto ng COVID sa atin. Yung iba super affected, yung iba hindi magiging malala. Dahil libre po yung pagkain natin,
dahil grazing din po tayo tsaka nagbibigay ng napir, wala po tayong dagdag na gastos. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng baka, eh may emergency fund na kayo automatically. Katulad po ngayon, COVID-19. Yung mga alaga pong baka natin, lahat po yan may presyo. Kung kailangan nyo ng pera, pwede mo silang mabenta kahit ano pa po ang edad nila. Kung kayo po ay nasa agriculture at may access sa mga baka, mas maganda na pong mag-alaga tayo ng baka kung kaya naman ang puno ng lupa natin. Ang pagkakaroon po ng magandang genetics at maraming pagkain ay nangangahulugan po na magiging profitable po yung business nyo na pagbabaka. Kung meron po tayong bull na Brahman, madali na po yung pagpaparami ng genes niya. Kasi any moment pwede po siyang magamit. Kasi minsan po sa DA, nauubusan po ng Brahman. Kung mapapansin niyo po, kapag mabait po kayo sa mga baka, yung baka mabait din po sa inyo. Pag nakita kayo, lalapit na po sila kagad. Excited din po sila sa inyo. Nagre-respond po yung mga baka according sa kung ano yung pinapakita natin sa kanila. Kapag mabait po sila sa atin, ibig sabihin nun, mabait tayo sa kanila. Ganun po sila, natutuwa sila lagi sa atin kapag lagi natin silang hinahawakan, nilalambing at nilalaro. Kaya po kami nagtanim ng maraming napir kasi pinaplano po namin yung pagpapadami ng baka. Yung mga maliliit na yan, sila po yung makikinabang pagdating ng panahon. At habang hindi pa gumagraduate yung ibang malalaking baka tulad niyan ni Big Boy, patuloy pa rin po tayo sa pag-aalaga sa kanila. Kung marami po tayong napir, kahit maiksi na yung mga damo, madali na lang po magpakain sa mga baka. Ang business po ng pagbabaka ay isang investment. Habang tumatagal po, tumataas yung value nila. Marami pa pong bakanting lote o bakanting bukid o bakanting pastulan na hindi nag-graze ng baka. Not necessarily na kailangan natin na atin yung bukid. Minsan pwede tayong manghiram ng mga bukid para maging pastulan. Sa larangan po ng pagbabaka, kakampi po natin ang oras, hindi po natin kalaban. Ang pagbabaka po ay hindi matakaw sa oras. Ito po ay pwedeng mamayang hapon o umaga, depende po sa schedule na available sa inyo. Ang mga hardship sa buhay at ang mga challenges sa buhay ay preparation lang po natin. Kaya huwag po kayo magkukwit at do not run away from challenges. Sa lahat ng gagawin po natin, just strategize and plan.